Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ang lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pighi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang Salita ng Diyos. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nang daya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibuki ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito ang Israel?" Datapwat, sinabi ng mga Pariseo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang anihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. The Lord be with you and with your spirit, spirit of your heart, your family, community, our country, our religion. Ang ating topic ngayon, July 9. Bakit daw July? July, Jubilee, Jubileum. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Kaya daw may recession eh. Walang patawaran eh. Masyadong malupit. Masyadong greediness. Masyado raw ang speculation ng mga mayayaman. Sandaling paliwanag ang ating homily ngayon. John 15, "You have been made cleansed by the word I've spoken to you." At sana ma-cleanse tayo
dito sa Matthew 9:32-38. Oo. Kaya pinaalis si Jesus sa masamang espiritu ay siya'y nagpagaling sa mga may sakit. At siya'y umahanap ng mga nawawalang tupa. At dito, 9, naalala natin yung nire-request si Mama Mary, yung novena. Because there are 10 na pinagaling, 10 nawawala. Yung iisa lang, ikaw lang, ako lang, kakaunti lang tayo na nag-intercede, na nakikinig, na nagsisharing. Kaya itong pakikinig mo, from now on, wag mong binabaliwala. Dahil, kung lang ito, 3-5 minutes. Tapos maya-maya, pupunta ka na sa pupuntahan mo. Ako naman, may lalakarin din ako, Home for the Aged, Carmona. Punta ako sa prison ministry. The next day, sa Linggo, andun ako sa mga Aitas Dumagats. In communion with the Lord, with Pope Francis, with Cardinal Tagle, Divine Word, mga ayaw man ng mga ibang Katoliko, Kristiyano, we are in communion. Sapagkat si Lord is the real owner, tayo po mga unworthy servants lang. Kaya sana makinig ka sandali, dahil sa paghihiwalay natin, sana tulad ng na-experience ng Disciples of Emmaus, makilala natin si Kristo sa breaking of the bread, sa sharing of the word. The harvest is abundant, but the laborers are few. Bakit kaya? Kasi ilan lang ang magnanimous, ilan lang ang generous people, ilan lang yung sinurrender lahat kay Lord, ilan lang yung nagpapatawad sa puso, ready to carry their crosses to complete the cross of Jesus. Whatsoever you do to the least of my brethren. Kaya nga, sa Matthew 9, Jesus was moved with pity. Siya naaawa. Bakit? Dahil lumalakad sila na parang walang magulang, mga orphans. Para isang bansang, isang barangay, isang walang tamang leader. Para akayin sila the truth, the way, and the life. At saan naman nakakonsist ang life natin? Yung bang materials lang? Yung bang I be myself? Yung bang fear, resentments, and frustration ng tao na full of depression. Bakit? Sapagkat wala pa yung the kingdom of love. Kaya nga sana sa ating sharing ngayon, muli kong babanggitin ngayon ang ating love at salamat sa itong mga simple love na imagine, through TV Maria lang, nadinig ako ni Alfred Abrinica ng Cebu, si Lister Ana Veneracion ng Kabanatuan, Ana Linpua at taga rito si Manila, Erwin Bulataw, ayan. In communion with the Lord, may konting love offerings para maitulong sa ating mga matatanda. Dahil sila ang daan ng Panginoon, whatsoever you do to the least of my brethren. At salamat. Kuminsan kailangan natin ng recognition. Ang isang magandang karanasan kong recognition na nakaraan, kasama ko ang tatlong superior ko sa SBD, Father Alunday, Father Rudy, Father Bong. Ayun yung araw na namamatay yung aking kapatid. Answered prayer, aking kapatid na Sister Celia. Bago siya nalagutan ng hininga, ayun, kasalukuyan naman akong answered prayer niya. Na-recognize ng SBD. At minsan pa, paano ko kaya ako makarecognize ng Caritas ni Father Anton? Sa San Carlos, andun si Cardinal Tagle. Abay, nahiya ako. Nagsinabi niyang kagandang recognition na nawala lahat ang problema ko. Sabi niya, oh, this is Father Efren Guzman, nag-aalaga ng Home for the Aged sa Carmona, Cavite. Kaya salamat po. Gamitin niyo ang address ng TV Maria, Caritas, katabi lang po rito. In communion with the Lord, may pasasali natin po yan sa margins, sa ating mga apostolate for the glory of God. At salamat dito po sa ating mga narinig ngayon. Maghihiwalay tayo. Sana you are embraced by the light. Feel the love of God. Dalhin mo si Kristo na nagmamahal. Dalhin mo si Kristo sa mga nauuhaw, naghahanap ng healing. Dalawang bagay lang ang sabihin mo. Surrender all to God. Mag-healing ka. At sa madalasan nating sabihin dito, yung Maria po, Ezekiel 47, I will heal you with what you eat. Kaya sana naman, eat all you can paminsan-minsan, pero hindi laging may oil, may sugar, soft drinks, mga sardinas, corn beef. Yan ang nagkukos kaya ako, ina-heart attack na lang. At salamat, bumabalik kami sa simple lang. Ha? Okra, kamote, saging, papaya, for the glory of God. At sana, lagi nakangiti, masaya. God loves you at araw-araw ipagdarasal kita na katipa ang kamay ko kay Lord sa rosary, sa misa, kasama ka sa aking misa. And pwede bang sabihin natin, the life I live now is not my own, Christ is living in me. Amen! Would you know?
His eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on His birth. All alone and unwelcome, He came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in His own. Just another stranger. Thank you.